din na ang nung panahon po na napakinggan na po ng mga tagapakinig yung kanila pong awit, nakita po natin na kung gaano maganda po yung kanila pong inaawit. So, hindi po sila nasaremay, pero nakita po natin yung paggawa po ng Panginoon. So, ngayon po, dadako na po tayo sa pangalawang magte-testimony. Okay, at least po sa bawat grupo ay meron pong isa kayong representative na mag-share ng inyo po mga karanasan. Okay, so sino po? Pwede, kahit sino. Pwede yung leader ng grupo, pwede naman po yung mga members. Pwede po yung mga sub-group leaders. Sino po? Taas na po ang kamay. Yung meron po, yung inyo pong mga naranasan. Okay. So, anong group kayo? 11. So, anong pangalan mo? Abigail Guban po from Dael Church, Group 11. Leader naman si Ate Joy. So, nasa yun po kami sa purok sa is sa likod na, ay, 6. Purok 6 sa likod ng simbahan. Hindi ba kasi pinakakainin na ng bigol din? Sa likod ng simbahan ng Catholic. So, nung una po, meron po kaming mga kasama na taga San Tyler, dito talaga. So, sila po yung magkakasama. Tapos, ang kasama namin, kami tatlo, by threes po kami. Si Ate Vanessa, tapos si Janjan, tapos ako. So, yung mga orange po, naghahanap kami ng may mga nagsisigarilyo. Kasi sa amin nila nila, ibibigay sa kanila. Tapos yung mga pamphlets, tapos yung mga sinulat namin. So, naglalakad po kami doon. Kung pumunta kami doon, kasi sabi nila, baka daw sakop yun ng ibang grupo, makuha namin. So, dito lang po kami sa side na ito pumunta. Tapos, habang naglalakad po kami, wala naman masyadong naninigarilyo. Tapos, may nagdaan na mag-aayos ata ng payong. Naninigarilyo siya. Tapos, nilapitan po siya nila Ate Joyne. Then, ang tagal nila, iniwan na namin. Tapos, nung papunta po kami dun sa, nagliko ka, ay, parang nagsuot kami sa, naman ko po sa, nagsuot kami sa Eskinita. Sa Eskinita, marami bang pulba ng bahay, kala namin, yun lang yun. So, yung mga orange po namin, at yung mga prutas, di pa po namin nabibigay, kasi wala nga kami nakikita ang nagbibigay. Tapos, pagdaan po namin doon, may isang nanay, nahubo po siya. Sabi namin, nagtutulakan kami, sabi niya, kayo na magbigay, kayo na magbigay. Tapos, di pagbigay po namin, may kausap siyang isang nanay din. Nakaupo po siya, tapos medyo chubby siya. Di magbigay pa namin. Pag magbigay namin, sabi namin, Happy New Year po, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya sa amin, ano ba kayo, saksi ni, parang, may sinabi siyang religion, tapos sabi namin, hindi po, Adventist po kami. Tapos sabi niya, may sakit ako, sabi niya sa amin. Sabi namin, ano ba yung sakit mo? Namamagado yung tuhod niya. Tapos pinakita niya sa amin namamagado. Tapos sabi naman niya, parang may kilala siya na kasama namin. Sabi niya, parang kilala kita. Sabi niya, sabi naman nung kasama namin, dati po ako sa ospital. Tapos sabi niya, kala ko saksi, parang saksi ni Jehovah kayo, mga ganyan. Sabi niya, hindi po, Adventist po kami. Tapos sabi niya, okay lang naman. Binigyan naman siya ng orations. So, sobrang nagpapasalamat siya na thank you daw, ganyan-ganyan. Tapos, yung pamplet na binigay namin, sabi namin, nanay, makakatulong po ito sa'yo kasi yung sa food po, para po mag-guide ka kung ano yung mga dapat mong kainin. Tapos, sabi niya, okay lang naman sa akin, open daw siya sa lahat ng religion, sekta, or kahit anong study. Basta daw, lalo na daw po sa mga personal or yung narinig niya kasi masarap daw talagang pakinggan kapag yung personal na nakikipag-usap, lalo na kapag nagba-Bible study sa kanya. So, doon namin na-experience may mga tao pala kasi naiisip namin na nahihiya kami magpunta or mag-approach sa ibang tao kasi baka sabihin nila na wag na kasi ayaw namin marinig kasi may mga iba na sobrang close or narrow-minded sila about sa religion or sa iba, lalo na kapag Catholic sila talaga. So, natuwa kami and na-bless kami. Pag
Vanessa, sobrang tuwa-tuwa siya kasi pinaminigay niya yung mga orange at hinahati niya. Tapos may portion siya doon. So, pinaminigay niya. So, yun po. May portion, ha? So, maraming salamat sa totoo po yung mga kapatid. Alam po ninyo yung mga tao na dinadalaw po ninyo, iba-iba po yung kanila pong mga personality. Meron pong mga tao na ayaw pong makipag-usap. Meron naman po mga tao na gustong makipag-usap kapag atin naman po sila lalapitan. So ngayon po, sino na po yung pangatlo? Last two na po ito. Okay? Last two na ibibigay po namin sa inyo yung pagkakataon na makapag-share. Sino po? Anong group kayo? Group 11 ba yun, ha? Tapos yung muna, anong group yun? 8. Group 8. So, pili po kayo ng representative po sa inyo pong mga grupo. Sino sa inyo dalawa? Ikaw na, brother. Nagpunulakan kayo. Or dalawa kayo, pili naman. Okay, sino po? Wala na? Hindi po ba kayo na-bless? Alam ko na na-bless kayo kanina. Huwag na po kayong mahiya. Mag-share po kayo ng inyong karanasan. Honey, sino ba yun? Ito? Anong group siya? Okay, yan. Huwag po tayong mahiya. Sige. Sabihin mo yung name, yung group, saan kayo na-assign, at ano po yung karanasan niya. Nagpapatapat yung patatlo. Tapos, pagkalagos ng mga
market na yun, basta may street kasi yung tatlo, sa may highway, sa gitna kasi yung sa may isa pa. Ang dami pa lang mga bahay doon. Pero kami kasi, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Pero yun, yung tungkol sa Sigrilyo, yung muna naming na-approach, ay ayaw niya. Kasi basta siya na lang daw bahala sa kalusugan niya. Kasi ang approach namin, kami pa ay mga kabataan na concerned sa mga sa health na community na ito. So, ang sabi niya, ayaw niyang ipagbalik. Ako naman, kapag kasi nakalansin ng mag-canvas, isang hirit lang talaga. Kung ayaw, ay di bahala siya. So, pag sabi niya ayaw, sabi niya, ibigay niya lang sa iba. May mas tatanggap niyan. At yung isa naman, paglakad namin, naglalakad siya. So, sino ba yan siya? Kinapig na, kuya. Ginigilan ako siya. Kuya, kayo po ay mga kabataan na concerned sa kalusugan niyo po. Pwede po ba na kapalit niya kung hawak niyo, ay ibigyan po namin ng masustansyang pagkain. Sabi niya, ganyan siya. Kasi ito pong hawak niyo ay papalitan po namin ng masarap na pagkain, masustansya. Yun pala, may hawak siyang plastic, kaya ayaw niya ibigay. May laman na laruan, ibigay siguro niya sa anak niya. So, hawak niya yung sigarilyo niya sa kaliwa, tapos may hawak siyang plastic. So, sabi niya, ano ba ito? Sabi niya, concern lang po kami sa kalusugan niya. So, binigay niya. At pinag-pray namin siya along the road. Maraming nagpapasalamat talaga siya. At sumunod nun, sa mga tricycle driver, hindi nila akalain na, basta nagulat sila kasi doon nagtitipon-tipon yung mga tricycle driver. Dalawa lang yung naninigarilyo. At yung isa, medyo paubos na, sabi niya, okay lang kahit ka hindi mo nakabigyan. Nang kinuha niya sa akin yung prutas, pero kung nalaman niyang ibibigay, parang nag-ayaw niya. Pero sabi niya, kasi naisin na lang yun, tinapon niya na. So, ninamnam niya pa. Pero salamat naman ay kahit kunti lang ay hindi niya na nahihigop yun. So, nanginahin niya na. Pero yung isa, medyo mababa pa. So, sabi niya, pag nakuha ko, ay sabi niya, hindi naman po namin tititik, ay titipon nila po namin, pinatay namin, at tinipon namin. So, all in all, mayroon kaming anim sanang sigrilyo na nakolekta, pero yung isa ay tinapon nga dahil nahiya sa amin. At mayroon pa kami na experience na hindi ko rin napansin, sabi kasi ni Roja natin ni Chad na punta namin sa bahay kasi tapos na yung, ubus na yung mga prutas, sabi namin, magbabayaran na lang kami, ibigay na namin yung pamphlets and yung mga letters. So, mag-iwalay kasi namin yung prutas lang, yung pamphlets lang. Pagpunta namin doon sa isang bahay, may umiyak na baby. So malayo pala, narinig na namin talaga umiyak yung baby. And pagpasok namin at pagbati namin, ay tumigil agad yung baby sa pag-iyak. At nag-approach kami na ganun nga. At minsan ay, yun nga, ang lagi ko siyang pang segue, yung nabasa ko sa World Health Organization na kapag ang family, mas meron tayo na mag-pray, mas mababa yung chance na magkaroon ng heart attack or stroke. So, pagkatapos nun, yun yung segue ko na sana magkaroon din tayo ng time na manalangin. And bago kami umalis, ipapanalangin ka po namin. Kaya, halos natin ay panalangin namin, ang tanda ko lang ay dalawa na hindi nakapanalangin dahil umalis agad sila. So, blessed, sobrang blessed na ikaw ay naging blessing sa iba. At maraming salamat din sa mga grupo ko na nag-enjoy din sila. At sila ay kami. Kami din ay nakapagbigay ng mga pamphlets. At ganoon na nga lang yung faith ko sa mga pamphlets na yun na tanda ko pala yung isa yung nasa bilyaran, yung babae, ang sabi niya, ano to? Basta galit talaga siya, galit mataba pati ay kung lalabanan ako na wala akong laban doon. Kasi malaki siya. At sabi niya, ano tong, anong religion ito? Sabi ko ay, hindi po kami nagpo-promote ng religion. Kami po ay concern lang po talaga sa health niyo. Kasi kapag naging prejudice na, baka hindi lang tanggapin. So, sabi ko ay, hindi kami nagpo-promote ng religion. Pero anong religion nyo? Sabi ko, Adventist po kami. Pero kahit na pang DOH ay nagpo-promote na dapat ingatan ang health natin. Kaya kahit sa kanya naman. So, medyo na-convince siya at nagpa-pray din siya. So, maraming salamat sa Diyos dahil hindi ko talaga alam kung saan lumalabas yung mga pananampalatayang yun. Na minsan nang alam ay na nasasabi ko na lang. At sabi ng isang kasama ko ay kinakabahan daw ako. Medyo halata na kinakabahan ako. Yan. So salamat sa Diyos dahil pinagtabayan na kami. And inaasahan ko na pagdating natin sa langit.
sasalubungin natin yung nabibigyan natin ng mga grants.